ay nandito nga kami ngayon sa public market dito sa Cubao. Ikutin namin ang palengke dito. At habang kami umiikot, marami kaming nakitang mga karne, seafood, at kung ano-ano pang pwedeng mabili dito sa palengke. At nagpatuloy nga kaming mag-ikot at tumingin kung ano ang pwede naming mabili dito sa palengke. At gaya nga ng sabi ko, maraming tao na namimili sa lugar na to. Dahil syempre, medyo mababa ang presyo at kalidad pa ang mga paninda dito sa public market dito sa Cubao. At isa pa, malinis at hindi gaanong maamoy. Hindi katulad ng ibang palengke na napuntahan ko. Sobrang nakakadiri dito, napakalinis, wala kang maanong amoy, hindi ka kampante ka, kumbaga. At nagpatuloy nga kami pag-iikot dito sa palengke. Hanggang ngayon, wala pa ho kaming nabibili. Hindi namin alam kung ano ang aming bibilin sa dami ng mga nakatinda dito sa palengke. Ngayon, magkahanap tayo ng seafood. Yan si Kuya, ang mura daw ng tahong niya. 100 per kilo. Ayun. Dito naman tayo sa mga seafoods. Dami lang gunisa. Ayun, dito tayo sa seafood. Ang daming mga hipon dito guys. Sugpo, pusit, may mga lobsters pa. Yan. Ito lalaki oh. Kung gusto nyong bumili ng mga seafood, dito lang kayo sa Cubao, sa Farmers Cubao. Sobrang dami ng seafood at saka, ayan, alimango. Wow. Sobrang dami. Ayun, lobsters. So dito maraming alimango. Magsasawa ka sa tingin. Pero kung mapera kayo, kaya nyong bilhin. Tapat nga kami sa bilihan ng mga cake and supply. Ang masakla pa niyan, ang dami ng seafood. May panluto. Hindi naman kami bumili. Ngayon, tumitingin kami ng mga pwede namin gamitin sa pagluluto. Marami dito rin sa Cubao, katabi lang ng public market dito sa Cubao. Tingin lang kami kung ano ang pwede namin mabili. Dahil hindi kami nakabili ng sugpo, ng mga seafood, alimango, yung pangluto na lang ang bibili namin. At pag nakabili na kami, meron na kaming panluto. Yun guys, patuloy din kaming paikot-ikot dito sa Farmers Cubao para maghanap ng kung anong pwedeng mabili. Yun. Maraming salaan. Muro lang, 1,000. Mahal din pala yun. Kung lang yung 1,000 mo. Bili mo yung ano, yung stainless. At nagpatuloy nga kaming paikot-ikot hanggang sa mahilo. Hindi namin alam kung saan kami mapapadpad at napadpad nga kami dito sa isang grocery dito sa Cubao. Natila parang walang laman at pinagtampuan ng tadhana at nagpatuloy pa rin kami kaiikot. Yun nyo guys, yung mga estante nila naubos na ang laman na tila halos parang pinauubos na lang ang kanilang paninda at tila magsasara na. Bakit ganun ang tadhana? Napakalupit. Dala pa ba ito ng pandemic? Yun nyo guys oh. Halos po kunti na lang ang paninda nila dito. Halos dulo na lang ang may laman. Pero napakalaking grocery nito guys. Pero tila kakunti na yung laman. At sa kaikot nga namin ay nakaramdam kami ng gutom. Napadpad kami sa isang kainan dito sa Cubao sa isang inasal. Sa Bakulod Inasal. At yun na nga guys, tumitingin ako sa menu na pwede namin kainin. Yun. At nakakita na nga ako ng pwede kong kainin. Yun guys, kain tayo guys.
ako ng susawan si Calamansi. Bagay sa isang inasal na manok. Problema, wala silang chicken oil. Guys, kain tayo. At kila talagang gutom na ako. Wala silang ano, chicken oil. Ikot kami, ikot ng ikot. Ang problema guys, wala naman kaming binili. Kaya ito, dito kami napadpad sa isang kainan. Dito solve. Unang sobo, kain tayo guys. Grabe. Sobrang sarap pala yung inasal dito. Sa isang video, solve na solve. Tila ang lakas ng ulan sa labas. Binabagyo kami. Binabagyo na tayo. Ha? Yung guys, sabayan niyo po akong kumain. Sorry lang po na ako natin na kami. Sobrang lakas ng ulan sa labas guys. Dito kami sa gilid ng Araneta Coliseum. Hindi mo ba? Parang di iho na. Ha? Iho to? Iho na ano? Apol. Parang di iho na. And guys, kain po tayo. At guys, hanggang dito na lang po ang aking video. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi po akong updated sa aking mga gagawin video. Yung guys, maraming pong salamat. At kung nakarating po kayo sa dulo ng aking video, ay maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyo.